Eto na, mga idol. Ilalagyan ko na po ng tubig. Pinetesting ko na. So, una, tetestingin ko kung may butas dito. Kasi previously, may nakita kong bakas na may butas dito. Kaya, nilagyan ko siya ng tubig. So, pangalawa, kapag, halimbawa, kung wala siya butas dito, dito ko naman siya tetesting. Yung tanki naman ang tetesting ko itong ginawa natin. Kung magkakaroon ng butas siya. Kaya napaka-importante po kasi ngayon. Kapag yan yung may butas, pwede wala yung gawa natin. Kabilaan po yan, tetesting natin dito. So dito, paasya sa dito. Yung tanki lang. So, paasya yan, hanggang dyan. Patitesting natin kung may butas kung wala. Kung perfect yung pagkaka-assemble natin. So yung pagkaka-reassemble natin, kabilaan. So, ang purpose, kaya ako sa nilalagyan ngayon ng tubig is para sa tube. Kasi hindi kaasya yung tube dito. Hindi natin patitesting yung tube kung may butas na bawala. Dahil maliit lang po itong tank ito. Drum lang yan na hinati ito, tapos pinagdikit ko. Naantay ko na lang lumabas yung tubig dito. Ibig sabihin, puno na. Ayan, nakarenta po yan doon sa ito sa lapas. Ito yung bakas ng butas. Eh. Makikita niya naman, mangitim-ngitim, di ba? So, nasa gitna siya eh. Kaya, baka may butas dito. Kaya, tinetesting ko. Ilalagyan ko siya ng tubig. Saka dito, mayroong hinimang pa ako na dito. Wala dito. Ayan. Ayan, hinimang ko rin na kasi butas siya. Testing natin. May butas pa. Wala na. Ayan na, mga idol. Tulo-tulo. Malapit na makulok. Ayun. Ayun na. So, papatay na natin mga idol. Ayan. Sabihin, puno na yun. Tangkit. Ayan. So, puno na siya mga idol. Observahan na lang natin yan kung may lalabas yan mamaya dito tubig. Okay? So, ayan na, mga boss. Na-reassemble na po natin uli yung radiator ng fighter truck. Okay? Tapos na po yan. Siguro, kakabit na lang nila uli ngayon yan. Kukunin na nila yan. Ito, hook yan ng, ano, ng forklift para buhatin siya. Yan na lang po, mga boss. Yan. Tambak na naman ako ng dumating. Trabaho. Ito, tapos na yan. Radiator po ito ng forklift. Eh. Ayun! Nakatapos na naman po tayo ng isang malaking radiator. At alam nyo, sa tuwing makakatapos ako o makakagawa ako ng isang malaking radiator, nararamdaman ko na nakakatulong ako sa kumpanya. Kasi kahit sa atin, mahal yung ganyan pag pinagawa yan sa labas. Siguro mga 8,000 patas ang gawa niyan sa atin. So, ganun na lang mga idol. At muli, nagpapasalamat po ako sa mga sumatangkilig ng aking video sa panonood nyo at pagtitiwala nyo. At sa mga bagong makakapanood ng aking video, baka pwede naman pong pakisuportahan ang aking YouTube channel na ito. At ganoon na rin po sa aking Facebook page. Pareho pong Radiator Mechanic TV ang aking page at channel. Sa ganun, hindi na rin mahirapang hanapin. Search nyo lang yan sa Facebook search bar at saka sa YouTube search bar, makikita nyo po yan. Kasi inayos ko na yung setting na sa YouTube Studio Creator. At the same time, kapag kayo nakapag-subscribe sa akin, isa kayo sa manu-notify kapag ako may bagong upload video. At sa bagong upload video ko, sigurado naman na kahit papano, magkakakuha kayo ng idea sa aking mga i-share na video sa inyo. Maraming salamat mga boss at magandang umaga po sa inyong lahat. God bless.